2017 Ford Ranger Diesel na kung saan ang complaint ng mayari guys ay naglo-lose of power, walang power guys. So ang daming pinalitan guys, ganun ko ng history ang mayari guys. So ang history ng mayari guys, ang nangyari nung matapos na palitan ng tangke, ng malaking tangke, ang nangyari guys ay hindi nila namalayan na naipit yung hose o pinaka main hose ng diesel papunta sa fuel filter. So nung naipit ang hose na yun guys, nagkakaroon siya ng loss of power, wala siyang pwersa guys. So ang ginawa ng mayari guys, kasi hindi na alam na ganun nangyari guys, pinalitan nila ng fuel regulator valve yung sa high pressure pump guys, nakalagay yung fuel regulator valve. So nung pinalitan na ng fuel regulator valve guys, ganun pa rin guys, walang po ang problema, ganun pa rin. So nagsuggest ang mayari guys na bilhan ng fuel pump, na electric fuel pump bago. So ayan guys yung ayan yung fuel pump guys, pinalitan ng bago, tapos ganun pa rin guys ang nangyari. So hindi nagbago guys, hanggang sa binalik na lang yung lumang tanke guys, yung original na fuel tank, pagkatapos ikinabit yung bagong pump. So nung ikinabit na guys, ganun pa rin guys ang problema, hindi pa rin nagbago guys. So ang last na decision na mayari guys ay inayos na rin yung hose na naipit, ganun pa rin guys, hindi nagbago. So kaya ang ginawa ng mayari guys ay dinala sa amin guys. Pagkatapos ito ngayon, ang decision is ibalik yung lumang fuel regulator valve at saka papalitan ng fuel filter. So nung pinalitan ng fuel filter at pinalitan ng fuel regulator valve, ganun pa rin guys. So pinalitan ng fuel rail pressure sensor dun sa common rail, nakalagay yung fuel rail pressure sensor. So ganun pa rin guys, nag high pressure pa rin guys ng fuel rail pressure sensor at fuel filter at saka electric fuel pump. Ang pinaka option na lang guys ay yung injector, ipa-calibrate, ipa-cleaning. So ngayon guys, ito yung injector na bago ngayon at calibrate natin guys. So ito yung guys, ayan. So ito guys, ito yung mga injector guys, ikakabit na natin to guys. So bawat injector ay mayroong nilagay na panset na indication ng number 1, ito naman ay number 2, ito naman ay number 3 at saka number 4. Tapos ito yung fitting na natin, maligtas pala. Ito yung number 1 guys, nilagay natin yung spacer, ayan sa number 1. So number 2, maayos ang pagkalagay. Number 3, spacer number 3, ayusin natin. Number 4, medyo tabingi, tingnan nyo guys, tabingi. Kaya mas maganda talaga i-check bago ikabit guys yung spacer, kasi mahirap na pagka hindi nakalagay ng maayos. So itong gamit ko guys, number 5 is okay. Ang gamit ko guys is number 5. And guys, sorry sa camera, mahirap. Yun lang, number 4 ang medyo na problema. Sige guys, tabingi. So ito yung digital guys na ano, na camera. Dito mo malaman yung
sa loob kung magandang pagkakabit ang hotel to, guys. So ito yung, guys, yung fuel filter at saka common rail. Ayan, guys, so, sa common rail mayroon siyang fuel regulator, fuel rail pressure sensor. Ayan, guys, so ayusin natin yung ano, guys, yung number 5 na spacer ng injector. So ito yung mga bago, guys. Ayan, bagong calibrate, bagong linis yan. Ayan, guys, ikakabit na natin ngayon, guys. So may mga puncher yan, individual, para malaman natin kung saan sila nakalagay. So hanggang dito muna, guys. So ayan yung mga injector, guys. So ayan yung mga injector, guys. Ayan, nakakabit na, guys. Titignan lang natin, guys, kung anong mangyayari pagkatapos nating may kabit to. At titignan natin ang pressure niya. Kasi sa normal na pressure ng diesel, guys, pag naka-idle ay nasa 23 to 24,000 kilopascal. So ito, guys, na may problema na nag-high pressure ang kanyang data display sa fuel rail pressure sensor ay umabot ng 103,000 kilopascal sa idle pa lang, guys. Yan ang pinaka mabigat na problema, guys. Pag naka-idle siya is nasa 103 kilopascal. Samantalang ang normal na fuel rail pressure sensor is nasa 23 to 24,000 kilopascal, guys. So, ikakabit mo natin lahat, guys. Titignan natin, guys, kung ano ang magiging resulta nitong baway. Ito nga pa, guys, yung Ford Ranger 3.2 automatic transmission at saka direct injection pump. So thank you, guys, panonood, bye bye. Ito na nga yung sinasabi kong ilaw, guys, na ilaw ng automatic transmission, ilaw ng na ilaw ng automatic transmission na kung saan ay hindi magkakaroon ng magandang shift pag nag-ilaw to. So ngayon, guys, nakabit na natin lahat yung mga injector. Titignan natin kung anong nangyari sa ating ginawang calibration ng injector. So tingnan natin, guys, kung sa TCM i-post natin yan. Tapos saan yung nakala? So PCM, live data. So yung farak para tantip mabi ano siya siya nanta mabi tawara pa mojud bespok mojud pressure sensor. Ayan, QRL. So ayan yung kanyang fuel rail pressure sensor. So ayan yung kanyang fuel rail pressure sensor. Mayroon siyang fuel rail pressure desire na, ayan, guys, 23,000 fuel rail pressure desire. So yung fuel rail pressure sensor is mayroon siyang 1.8 volt. So yung kanyang fuel rail pressure sensor is umabot ng 71,000 or 55. So abnormal yan, guys, dahil malakas. Ito yung naka-idle. So ang nakita ko, guys, dapat umabot lang ng 23,000 habang naka-idle. So ito, sumabara siya ng ano, mas mataas pa yung kanyang fuel rail pressure sensor kesa fuel
pressure or desire na hinihingi ng computer. So naka-idling lang yan. Ang ibig sabihin, parang malakas yung buga ng diesel, guys, kaya nagkakaganyan siya. So titingnan natin, guys, ganun pa rin yung nangyari. Pinalit ang injector, linilis na at kinalibrate. Ganun pa rin. So titingnan natin kung ibang mga problema. So ito na, guys, yung Ford 2017 3.2 liter Ford Ranger, guys, direct injection. After kinalibrate yung kanyang limang fuel injector, ay ganun pa rin, guys, walang nagbago, nakailaw pa rin. At ang ginawa ko, guys, ay nireset ko lang yung kanyang high pressure learn. So ito yung nangyari ngayon, guys, nagiging pantay na yung kanyang fuel rail pressure. Ang kanyang fuel rail pressure ay nasa 24 to 23,550 kilopascal. Yan yung kanyang normal na fuel rail pressure sensor. So ang kanyang fuel rail pressure desire ay nasa 23, guys. Ayan, guys, 23,800, 23,820. Ito yung pinaka normal na ngayon, guys. So umukay na siya ngayon, guys, pagkatapos kong nireset yung kanyang reset dito, guys, sa aking ginamit na hotel ay ito, guys. Pumunta ka lang sa special function, so hanapin yung service function. Ayan, guys. So ito, guys, ayan yung makikita nyo. Reset a high pressure fuel system learn values. Pwede rin i-reset yung powertrain control module learn values. At saka reset the turbocharger learn values. Ayan mo, guys, sa special function yan. Makikita. So ito yung pinindot natin, guys. Carry out. So ito yung updated video ng Ford Ranger 2017, na kung saan dati ay may laging nakalagay na code na high pressure fuel regulator valve too high. So matapos na, wala na siyang problema, pwede mo na siyang bigyan ng gas. At dati ang problema nito, guys, ay pag inapakan mo ang gas o magbigay ka ng acceleration, hindi siya makapagbigay ng pwersa. At saka lagi may nakailaw ng indicator na ang ibig sabihin ay sa transmission. So ngayon wala kang makita, guys. At dati ay hanggang 1,200 lang yung kanyang accelerator, at saka nagkakaroon siya ng fuel nut tapos namatay. So ngayon okay na, guys, wala nang problema. So maraming salamat, guys. Thank you for watching, guys, at huwag niyong kalimutang i-like, i-share at i-subscribe sa video na 'to.